Maulan na araw po sa inyong lahat. Welcome back to my channel. Update po sa implementation ng ROTC. Nabasa ko sa DWIZ 882, nakikita ni Senador Ronald De La Rosa ang pag-aproba sa mandatory ROTC bill sa katapusan ng taon. Ayon kay Senator De La Rosa, ang ROTC program ay hindi lamang magbibigay ng physical military education, ngunit humuhubog din ng personal discipline ng mga mag-aaral sa karapatang pangtao, pangangalaga sa kapaligiran, paghanda sa sakuna at pagkamakabayan. I-require natin na ang program of instruction nila ay hindi lang limited to military subjects, hindi lang militaristic, kundi subject dyan yung disaster response, environmental preservation, kasama na dyan yung personality development, discipline, moral development, intellectual development ng mga estudyante, personality development, discipline, patriotism, nationalism. Yan po ang sinabi ni Senador Ronald De La Rosa. So sana po matuloy na ang implementasyon nito. Nakita naman natin, sabi ni Senator, na hindi lang naman military training ang ipapakita o ang ituturo dyan sa ROTC. Marami pang development. So wala nang dahilan yung mga anti-ROTC na hindi tanggapin itong programang ito. Dahil whether you like it or not, malapit na pong ma-implement ang pagbabalik ng ROTC sa ating mga paaralan. Good for our students and our youth. So dun sa mga anti-ROTC na ang gusto lang na ang mga kabataan natin ay ma-recruit ng mga maakaliwang grupo at mamundok, sorry na lang kayo. ROTC is coming soon. Kaya lang, meron akong nabasa ngayon na medyo nakakalungkot na balita tungkol sa ating mga kapulisan, na meron tayong mga may katungkulan na mga pulis na sila pa mismo ang kasangkot sa illegal na droga. Nakakalungkot kasi ini-expect natin na sila ang tutulong para masawata ang paglaganap ng droga. Pero bakit may mga balitang ganito na sila pa mismo ang sangkot? Tapos meron pang balita na may mga police general na attempting to cover up yung mga shabu cases na yan. Although sinabi naman dito sa PhilStar, police general denies cover up in shabu case. A brief background. Sabi po kasi dito, there was no attempt to cover up the arrest of a former anti-narcotics officer from whose property 990 kilos of methamphetamine hydrochloride or shabu worth 6.7 billion pesos were seized in October last year. Sabi po ng isang police official na inaakusahan na involved daw sa supposed cover-up. Although sa isang press conference, nagpaliwanag pa si Police Drug Enforcement Group Director Brigadier General Narciso Domingo at ginastify ang pagkaka-uncuff and release ni former Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. dahil yun daw po ay tactical move at aprobado ng PNP Chief General Rodolfo Azurin dahil parang gagamitin yata nila si Mayo sa ibang operation. Ang nakakalungkot lang kasi dito, bakit kailangan masangkot itong ating mga kapulisan sa gantong mga illegal na transaksyon? Imbis na sila ang tumulong para masawata itong drug problem ng bansa, sila pa mismo ang kasali. Although alam natin na yung problemang yan sa mga tiwaling polis dates way back. Yan po ay hindi isolated case. Noon pa, ako'y teenager pa lang, nababalitaan ko na yung ganyang mga kapulisan na sangkot sa mga illegal na droga. Hindi nga naman sila mapapansin or mapaghahalataan dahil mga polis sila. So all through these years, hindi nawawala yung pagkaka-involve ng ibang mga kapulisan sa illegal na droga. Ano po ba ang dapat gawin ng ating gobyerno? Kasi bawat gobyerno na lang, lahat po ng naupong presidente, problema yan.
papaano natin maibabalik ang tiwala natin sa mga kapulisan kung tayo ay nakakabasa ng mga ganitong klaseng balita. Nakakaalarma, hindi lang pala yung mga kalaban o yung mga kontrabida ang dapat katakutan. Yun din palang sinasabing mga bida o yung mga dapat tumutulong para mapuksa itong problemang to, eh sila pa mismo ang kasangkot. Pero I'm sure, ginagawa lahat ng gobyerno natin ang dapat nilang gawin para matigil na itong mga illegal na gawain ng kukunting pulis lang naman. Lagi namang ganun eh. Sa bawat organization ay may mga lalabas na tiwali, yung tinatawag na mga bad apples. Lalo na dyan, kung kayo ay mga pulis, hindi nga naman kayo kagad mapaghihinalaan. So sana sa madaling panahon, marisolba po itong mga problema dyan sa mga pulis na kasangkot sa illegal na droga. Pangalawang balita na nabasa ko naman ay tungkol naman dito sa mga grupo na kinukwestiyon ang pagkakaupo ng bagong UP Chancellor. Sabi po dito sa The Manila Times, Faculty question selection of UP Diliman Chancellor. Basahin ko po. A group of faculty and professor emeritus of the University of the Philippines questioned the selection of the UP Board of Regents of UP Law School Dean Edgardo Carlo Vistan II as Chancellor of UP Diliman on April 3, 2023. Alam po kasi natin na tinalo ni Vistan yung current UP Diliman Chancellor na si Dr. Fidel Nimenso at si Dr. Victor Paz. In an open letter to UP President Angelo Jimenez, the group, composed of more than 40 faculty and professor emeriti, said they were disheartened by the outcome and the manner in which the board decided on the chancellorship of UP Diliman, in utter disregard of the overwhelming sentiments and choice of the UP community. So, ibig sabihin, mayroong maliit na grupo na kinokontest kung bakit si Vistan ang pinili ng Board of Regents para maging chancellor. Ano ba naman ito? Eh, bakit pa kayo nagkaroon ng seleksyon? Bakit may mga tumakbo pa? Kung ang gusto nyo pala ay iyo po at bigyan ng second term yung dating nakaupo. Asa na ang demokrasya doon? Sasabihin ninyo, in utter disregard of the overwhelming sentiments and choice of the UP community, eh dapat pala kayo na lang mismo ang namili. Buwagin nyo na yung Board of Regents na yan. At kayo-kayo na ang mamili kung sino ang gusto nyong iupo dyan. Nagkaroon sila ng selection at nung hindi umayon sa kagustuhan ninyo yung iniupo nila, magpoprotesta kayo. Sasabihin nyo na hindi yun naaayon sa boses ng UP community. Wala lang, nagtataka lang ako. Ano ba itong mga taong to? Mga diktador? Dapat sila ang sundin. Wala bang demokrasya dyan sa UP? Pero sa tingin nyo, may magagawa pa itong 40 faculty at mga professors na to para baguhin ang naging desisyon ng Board of Regents? Nakakaduda tuloy ko ano talaga ang motibo ng grupong ito na mga nag-oopo sa pagkakaupo ng bagong UP Chancellor. Meron kasi mga nagsasabi dyan na nabawasan sila ng kakampi dahil di umano itong former UP Chancellor ay mayroong pagka-left-leaning. At itong mga aktivistang grupo na nagprotesta at nanggulo at nag-vandalize at gustong sirain ang pintuan ng UP ay may kaugnayan din sa mga NPA. So kung ang bagong UP Chancellor ay hindi left-leaning, nabawasan sila ng kakampi. So abangan na lang natin kung mababago ng mga nagpoprotestang ito ang desisyon ng UP Board of Regents. Kaugnay po kasi dyan, meron akong nabasang sinabi ng ating VP na si Sara Duterte. Sabi po niya, I also trust at nananawagan po ako sa inyong lahat to join our call in combating local terrorism. Lalong-lalo na doon sa mga lugar na kanilang nire-recruit ang ating mga anak. Sinisira po ng teroristang grupo na NPA ang buhay at kinabukasan ng ating mga kabataan.
Ang NPA po ay tulad din ng mga kriminal at tulad din ng illegal na droga. Kailangan rin po natin silang mailayo sa ating mga anak. Magkaisa po tayo. Protecting Filipino children is protecting the Philippines. Tama po si VP Inday Sara. Kailangan po nating magkapit-bisig. Protektahan po natin ang ating mga kabataan. At kung sinasabi nila na ang UP ay pugad ng mga aktivista, ng mga rebelde at ng mga makakaliwang grupo, I think it is high time that we do something about this. At naniniwala ako na ito ang tamang panahon. It is God's time. Kaya siguro napalitan yung dating chancellor ng UP. Kaya nga, saludo po tayo kay VP Inday Sara. Ginagawa niya talaga ang trabaho niya bilang Vice President at bilang DepEd Secretary. Kaya naman sa latest Pulse Asia Survey, ang approval rating po ng ating VP ay 83% at ang approval rating ng ating presidente ay 78%. Ayan na naman po tayo. Sasabihin na naman ng iba, oy, mas magaling si VP Inday Sara kaysa kay PBBM. Dahil ang taas ng rating ni VP Inday, 83%. Si PBBM, 78%. Huwag na po tayong magtaka at marami din po ang sumasang-ayon sa akin na magkaiba po kasi ng posisyon si BBM sa kasi Inday Sara. Vice President po si Inday Sara, presidente po si Bongbong Marcos. Mas marami pong trabaho ang presidente kaysa sa vice president. At sa ginagawa ni VP Inday, mataas ang rating niya dahil bilang vice president ay ginagawa niya lahat ng kanyang makakaya. At si Bongbong Marcos, ginagawa ang lahat ng kanyang magagawa bilang presidente ng ating bansa. So whether mas mataas si VP Sara at mas mababa ang approval rating ni President Bongbong Marcos, mataas pa po pareho yan. 78% para sa presidente, 83% para sa vice president. Ibig sabihin, napakaganda ng kanilang tandem. So kahit na anong gawin ng mga purists dyan o yung mga anti-Marcos dyan, hindi nila mapapabagsak ang unity team ni President Bongbong Marcos at ni VP Inday Sara. Unang-una na ang suporta ng 31 million na bumoto para sa tandem na ito. So wag na pong lagyan ng intriga na mas mataas ang approval rating ni VP Inday Sara. Dahil kung sa trabaho at trabaho din lang, alam natin na mas maraming kinahaharap ang ating Presidenteng Bongbong Marcos. So hindi po fair na pagkumparahin yung kanilang approval rating. Pero siyempre, hindi po natin maaalis yung mga intrigero at intrigera dyan. Maglalabas sila at maglalabas sila ng mga pahayag para gibain ang tandem ng unity. Pero para sa akin, hindi po sila magtatagumpay. Maghintay na lang kayo ng after 6 years or about more than 5 years na lang kasi mag-iisang taon na po yung unity. At makikita po natin na hanggang sa huli, matatagpo ang tambalang PBBM at VP Inday Sara. So bago po ako magpaalam at baka hindi na tayo magkarinigan dahil lumalakas po ang ulan dito sa amin, gusto ko lang po kayong imbitahan sa aking bagong YouTube channel, ang Tito Manny TV. Kung medyo natotoxican na kayo sa balitang politika, come and visit my other channel, ang Tito Manny TV. Doon we are going to be talking generally about life. So I hope to see you there. At kung paano nyo po sinuportahan itong usapang Tito Manny, sana masuportahan nyo rin po yung aking bagong channel and help me grow Tito Manny TV. Hanggang sa susunod po. Hanggang sa susunod na mga issues. Peace.